mga nandyan sa ilalim ng tent, nakikilamay. Salamat po ha sa pag ano po ba kinamatay? Hindi, pag may tol na talaga, nakatrom. Alam niyo po, nung pagkatapos nung Let Me Be The One, mahirap po talaga gumawa ng kanta, no, yung mag-hit o whatever. So, sinulat ko tong kanta na to, wala lang, sinulat ko lang siya. At nung sinearch ko siya sa internet recently, kasi ginamit to sa isang movie nakalagay doon, Hanggang Dito Na Lang by TJ Monteverde. Kasi may version si TJ, pero nabura yung pangalan ko. Pero ako po yung gumawa kasi nung kanta. Pero nag-self-inspect ako, tinignan ko kung na-affect ako. Hindi naman. Parang natuwa ako na siguro in the coming generations, baka may makaalala pa rin sa mga sinulat ko. Kahit hindi na ako, okay lang yan. So, this song is called Hanggang Dito Na Lang. Siguro out of 10, yan, mga tatlo, 3 out of 10 may alam nung song na to. But I will try to make you appreciate it. Kasi ho, ito, sa totoo, yung Let Me Be The One, ho, hindi ho tungkol kay Nina yon, charot lang yon. Kasi, nung sinulat ko kasi yon. Nung sinulat ko yun, kami pa ni Nina, no? Parang na-imagine ko lang na magbe-break na kami. Kasi ang daming ahas sa paligid, eh. Mga nangungutang. Pero, okay, anyway. Hindi na ako affected, tagal na. Lang iya siya. Pero yung song was actually yung Let Me Be The One, parang composite yun ng mga breakup ko eh. Pero yung Hanggang Dito Na Lang, yun ay talagang tungkol sa kanya. Pero years after, and to be honest din, tungkol din siya sa karir ko noon, kasi parang magpapaalam na sana ako sa karir ko kasi ayaw ko na mag-music. Dumadaan kami lahat doon sa mga ganong charot. So, kasi ho, nasa 7-Eleven ako noon, galing ako sa isang gig. Tapos bumili ako ng paborito niyang chocolate. Kasi lagi ko yung pinapasalubong sa kanya eh, galing sa ano. Tapos nung nasa kotse na ako, na-realize ko, ba't ako bumili nito eh, hiwalay na kami. So yung parang force of habit. So yung lyrics nito, yung sabi nga parang, parang dapat, kumbaga, hanggang dito na lang, wala nang mga text-text, paramdam, mga pasalubong, ano. Tama! Diba? Yung cold turkey, diba? Tapos tama! So, sa mga hindi ho alam yung kanta, sana ma-appreciate nyo this with because of the explanation, no? Alam ko yan! Kasi si Nina, akala ko, I'm happy for her now, okay na okay buhay niya, ganda ng kanyang pamilya. Pero akala ko kasi talaga habang buhay kami, bumili pa kami ng lupa, ganon. Yun, lupa pa rin. Baka doon ako ilibing. So yung first, nung sinulat ko to, yung first words talaga niya, akala ko habang buhay tayo. Tapos last na to, daldal ko talaga, masanay na kayo. Ang image ko dito, yung parang, may isang mahabang kalye. Halimbawa dito, maraming mga farm to market roads, di ba? Tapos mayroong isang jeep. Tapos tumigil sa gitna yung jeep. Bumaba yung isa, tapos yung isa naiwan. So bakit bumaba ka dyan?